Hello guys, this is Sir Mars and you are watching Lectures ni Sir Mars. So in this video, ang ating lecture ay tungkol sa isa pang conic section and that is the ellipse. So under pa rin po ito sa ating subject na analytic geometry. Okay, so let's begin. So ellipse is a conic section created when the cutting plane is oblique to the cone. Na discuss na natin before guys, no, sa nakaraang video, yung tungkol sa circle at saka yung parabola. So circle, mapoform natin yung circle kapag yung ating cutting plane is parallel sa ating base. And yung parabola is mapoform natin kapag yung ating cutting plane is parallel sa ating side ng ating cone. Okay? Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay ellipse. So take note, mapoform yung ating ellipse kapag ka-oblique yung ating cutting plane sa cone. Ibig sabihin guys, no, hindi siya parallel or perpendicular to the base or to the side. Okay? So ayun. So bali guys, no, that is the ellipse. Okay, so let us now discuss ano ba yung mga parts nga ng ating ellipse. Okay? So yung ellipse natin dito na curve guys is itong curve lang na ito yung ating ellipse. Okay? So yung hinighlight ko guys, no, yan lang yung ating ellipse. Yung ibang nakikita natin ng mga lines dito are all parts ng ellipse, no, properties, elements ng ating ellipse, no, kaya kailangan maintindihan din natin kung alin dyan yung mga parts na kailangan na pwede nating isolve sa mga problems. Again, pero yung pinaka-importante dito is yung ellipse na curve, no, yung hinighlight ko, yan lang yung ating ellipse na curve. Okay, so simulan natin guys, no, sa pag-determine ng ating mga parts ng ellipse. So, of course, ang pinakauna at pinakamahalaga is yung center ng ellipse. Nandito yun. Okay? So, take note guys, no, yung ating ellipse ay pwede maging pahiga or patayo. Okay? So, sa nakikita natin na figure ngayon, ito ay nakahiga. Mamaya malalaman natin kung paano nga ba natin malalaman kung yung ating ellipse ay nakahiga or nakatayo, no? Malalaman natin yan later on. Okay? Pero again, no, yung pinakauna natin kailangan malaman is the center ng ating ellipse, of course, no? So, mula sa center ng ating ellipse, no, meron tayong tinatawag na vertex. Dalawa yung ating vertices ng ating ellipse. Ito yun, which is tinatawag nating vertex 1, and the other one is tinatawag nating vertex 2. Okay, so pwede magkabaliktad yung dalawang yan, no? Pwede yung vertex 1 natin ay nasa left, and vertex 2 ay nasa right. Okay? Then we also have focus 1 at saka focus 2. So yung focus 1 natin ay nandito, tapos focus 2 natin ay nandito. So kung ano yung ating subscript dito ng vertex, yung katabi niya is yun din yung subscript ng ating focus. Okay? So ayun. So take note guys, no, yung distance mula sa center, no, mula sa center papuntang vertex 1 ay A. Ito yun. Okay? So ibig sabihin, since ito ay center tapos ito is also a vertex, A din yan. Okay? Tapos yung distance natin mula sa center papuntang focus ay C. Ito yun. Okay? Tapos yung distance mula sa center papuntang ditong other end, walang tawag dito guys, no, itong point na to, no, hindi siya matatawag na vertex, pero ang distance mula dito sa center papunta dito is tinatawag nating B. Ito yun, B. Okay? So, ibig sabihin, B din naman ito. Sa likod ng ating vertex, mula dito sa vertex papunta sa likod, no, meron tayong line dito which is tinatawag nating directrix. Ito yun. So, katulad ng parabola, meron ding directrix yung ellipse. So, again, mula sa likod ng ating vertex, papunta dito sa likod, no, that is directrix. Okay, so, paano natin malalaman yung kung gaano kalayo yung ating vertex? Take note, guys, mula sa center, mula dito, papunta sa directrix, that is D. Ito yun, no, the distance from here, sa center, papuntang directrix, ay D. So, ito is also D. Okay? So ayun, so yun yung ating mga parts. Tapos take note guys, yo, no, ang tawag natin dito sa mula dito sa vertex na to papunta sa another end ng vertex, ang tawag natin diyan itong line na yan, no, ang tawag natin diyan is major axis, and the length of the major axis is equal to 2a. Tapos mula dito sa itong point na to, walang tawag dito, no, walang tawag dito, papunta dito sa another end, ang tawag natin dito is the minor axis. Ito yon, and the length of the minor axis is 2b, kasi nga diba mula dito papunta dito is b, tapos mula dito papunta dito is also b, no, so 2b yung ating total length ng minor axis, and mula dito papunta dito is a, another a mula dito sa center papuntang dito sa my vertex. So ibig sabihin, major axis natin, yung length niya is 2a. Tapos, we also have a latus rectum. So, yung latus rectum natin, same lang ng definition doon sa parabola. So, di ba nga, yung latus rectum natin is yung line na perpendicular sa axis and dumadaan sa focus. Ito yung ating latus rectum dito. Okay? So, ito din. Dalawa din yung ating latus rectum. So, dito sa ellipse, guys, no, meron tayong dalawang vertices, dalawang focus,
dalawang latus rectum, dalawang directrix, directrices, okay? So, ayun. So, ang daming ano dito, okay? So, let us now define ano ba yung ellipse. So, ellipse is the locus of the point that moves such that the sum of its distances from the two fixed points called the foci is constant. The constant sum is the length of the major axis, which is 2a. So, ano bang ibig sabihin nun? So, ang sabi sa definition, yung ellipse nga daw is a group of points such that kahit saang point na nadadaanan ng ellipse, yung distance niya, yung sum ng distances niya papuntang dalawang focus, which is foci, kasi plural, is constant. And yung sum na yun is equal to 2a. Let's start here. Sabihin natin ito, point na to. So, itong point na to is nadadaanan siya ng ating ellipse. So, mula dito papuntang isang focus, tatawagin natin siyang D1. And mula dito papuntang another focus, ang tawag natin, that pwede natin siyang tawagin na D2. So, take note guys, no, D1 plus D2 is equal to 2a. So, kahit saang point na dadadaanan ng ellipse, ang sum nun papuntang dalawang focus is equal to 2a. Example, dito na lang. Okay. So, mula dito, papunta dito sa focus, that is a. Tapos, kung kukunin natin yung distance niya papunta dito, no, this is also a. So, in other words, yung sum ng dalawa is 2a. Okay? So, ayun. So, kahit saang point na dadaanan ng ellipse, no, yung distance niya papuntang dalawang focus or foci ay equal to 2a. So ngayon, no, pag-usapan natin yung ating mga equations ng ating ellipse. So we also have here, parang katulad lamang ng sa parabola, meron tayong tinatawag na standard form and meron tayong tinatawag na general form. So yung standard form is in this form, dalawa yan, no? Kasi yung isa dito is nakahiga, yung isa is nakatayo. Okay, so kasi yung ellipse nga natin, sabi ko nga kanina, ay pwedeng nakahiga, pwedeng nakatayo. So, yung una natin yung standard form is x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equal to 1. Tapos yung pangalawa, x minus h squared over b squared plus y minus k squared over a squared is equal to 1. So, ano yung pagkakaiba nito? Nitong dalawa guys, no? Okay, so take note, ang pagkakaiba nila is kung napapansin natin, yung A dito, yung A, itong A na to, is nasa ilalim ng X. And dito sa pangalawa, yung A ay nasa ilalim ng Y. Okay? So, ang ibig sabihin nito guys, okay, so take note, no? Yung ating A, yung A natin dito is distance mula sa center papuntang isang vertex. Take note na yung A na yan is always greater than sky B. So, yung A natin is always greater than kay B. No, kasi nga, it's either nakahiga, kung nakahiga yung ating ellipse, ibig sabihin, okay, kasi nga, di ba, yung ellipse is parang oblong lang yan. Yung isang axis is mas mahaba compared sa other axis. No? So, sa case na to, laging mas mahaba si A compared kay B. So, take note guys, kapag ka si A ay nasa ilalim ni X, katulad nito, then ibig sabihin, nakahiga yung ating ellipse. No? Kapag ka, again, ulitin lamang natin, kapag ka si A ay nasa ilalim ni X, nakahiga yung ating ellipse. And kapag ka si A ay nasa ilalim ni Y, nakatayo yung ating ellipse. Okay? So, yun yung mga dapat nating tandaan, guys, no, sa pagsosolve. Then we also have the general form of our ellipse. So, ano ba yung general form ng equation ng ellipse? Ito yun, no? AX squared plus BY squared plus CX plus DY plus E equal to 0. Okay? So, paki-memorize nyo guys, no? So, ito yung ating general form ng ellipse. Okay? Yung unang dalawang nakita natin sa taas, that they are the standard form ng ellipse. Okay? So, again, yung general form at saka standard form. Okay, so ang tanong dito, no, paano natin malalaman kung ang isang equation, for example, mayroon tayong problem tapos nagbigay ng equation, pero hindi sinabi sa problem kung ang equation na yun ay parabola, kung ito ba ay circle, kung ito ba ay ellipse, kung ito ba ay hyperbola. So, paano nyo malalaman na ang isang equation is an ellipse? Okay, so meron tayong mapatandaan, guys, no? Ang isang equation ay ellipse kung both second degree si x at saka si y. So, ibig sabihin, guys, meron dapat tayong x squared at saka y squared na term dito. Hindi katulad ng parabola na isa lamang yung naka-second degree, yung isa ay naka-first degree. Pangalawang, ano natin dito, condition para maging ellipse yung isang equation, dapat a and b are not equal. So, kung ano yung value ni a, dapat hindi siya equal kay b. Kasi kapag ka naging equal sila, magiging equation siya ng circle. No, hindi yun po pwede. No? Kasi circle
equal is different sa ellipse. So, pangatlong condition natin, guys, para maging ellipse yung isang equation is that A and B must have same sign. So, ibig sabihin, kung positive si A, dapat positive din si B. Hindi siya pa pwede maging negative. Kasi kapag naging negative to, magiging hyperbola yung ating equation. Okay? So, ayun. So, ito yung tatlo. Kailangan masatisfy itong tatlo para maging ellipse nga yung ating equation. Tapos, pangalawang dapat nating tandaan dito na isang property ng ellipse. Take note, applicable lamang ito sa ellipse, guys, no? Is that A squared is equal to B squared plus C squared. So, saan galing itong equation na ito? Ito yun, no? Itong triangle na ito. Dito siya nanggaling, no? So, alam natin na mula sa center papuntang focus ay C. Ito yun. And mula dito papunta dito ay B. Tapos, mula dito papunta dito ay A. Dahil nga nakaform siya ng right triangle, pwede natin magamit dyan si Pythagorean theorem, and that is A squared is equal to B squared plus C squared. Next, take note na minsan tinatanong yung eccentricity ng ellipse. So, dalawa yung eccentricity natin dito. So, pwedeng eccentricity 1 or first eccentricity. So, paano i-solve yun? That is simply C divided by A. So, again, yung C natin is ito. Yung A natin ay ito. Okay? So, eccentricity natin dito, again, is C divided by A. And meron din tayong tinatawag na second eccentricity. So, yung ating second eccentricity is equal to C over B. So, may mga times, guys, na tinatanong sa problem, what is the eccentricity of the curve? So, kapag hindi sinabi kung first or second na eccentricity, take note, ang tinutukoy niyan ay first eccentricity. Okay? So, first eccentricity, kapag hindi sinabi sa problem kung pang ilang eccentricity yung tinutukoy. Okay? So, ayun. Tapos, next natin, guys, no, is yung formula ng latus rectum. Sabi natin, guys, kanina, no, ito yung ating latus rectum. At ito, dalawa yung ating latus rectum. So, yung ating formula niyan is para sa length ng latus rectum, that is 2b squared over a. Okay? Pakimemorize na lang. Then, we also have here the area ng ellipse. So, kapag tinanong yung area, madali lang, that is pi multiplied by A multiplied by B. Okay? And, pwede ding itanong dito is yung perimeter ng ellipse. Perimeter. So, kapag tinanong yung perimeter ng ellipse, that is yung ating formula is 2 pi, then square root of A squared plus B squared over 2. Tapos, take note, guys, no, take note that the eccentricity ng ating ellipse dito is always less than 1. Yung tinutukoy ko na eccentricity is the first eccentricity, no? Laging less than 1 siya, no? Kasi nga, C is always less than kay A. So, laging less than 1 yung ating eccentricity. Okay? Pero yung second eccentricity, pwede siyang maging greater than 1. Pero take note, no, yung ating ano dito is kapag tinatanong lang yung eccentricity lang, walang sinabi kung first or second, first eccentricity yung tinutukoy nun. And that is always less than 1. Kung naiintindihan natin yung mga parts ng ellipse, then we can now proceed sa ating example problem number 1. Okay, so let us now solve this example problem number 1. Determine the length of the latus rectum of the curve 25x squared plus 9y squared minus 300x minus 144y plus 1,251 equals 0. Okay? So, sagutin natin, guys, itong ating problem. Okay? So, again, ang ating kailangan makuha dito, guys, is the length of the latus rectum. Okay? Pero, ang problema dito is hindi sinabi sa problem na itong equation na to is ellipse. Of course, this is ellipse kasi yung ating topic sa video na ito is ellipse. No? Pero, for example, nasa board exam ka, hindi naman sasabihin kung anong topic. Kailangan malaman mo na itong equation na to is ellipse ba ito or hyperbola or parabola or circle. I-find out natin kung ito nga ba ay ellipse or kahit na anong conic section. So, our equation is 25x squared plus 9y squared minus 300x minus 144y plus 1,251 equal to 0. Na-discuss ko kanina kung ano yung palatandaan para masabi natin na yung ating equation ay isang ellipse. At eto na nga yung palatandaan na yon. Okay? Sige nga, i-check natin. Okay, so, second degree, both x and y. Uy, meron tayong x squared, meron tayong y squared. So, check ito. Okay, check yung ating first. Next is, a and b are not equal. So, yung a natin dito is 25. Yung isa, yung b natin dito is 9. So, not equal, of course. So, check. And a and b have the same sign. Positive si 25, positive si 9. So, check din yung pangatlo. So, confirm, no, kapag na-satisfy natin yung tatlo na yan,
automatically this is an equation of an ellipse. Okay? Sige. So now, we can now solve for the latus rectum, length ng latus rectum ng ating curve. So again, no, i-review muna natin ano ba yung formula natin ng length ng latus rectum. So sabi natin, guys, no, yung ating length ng latus rectum is 2b squared over a. Nandito yun. Okay? So let us now use that formula. Ayun. So again, ilagay lamang natin dito, the length of the latus rectum is 2b squared over a. So kailangan natin malaman kung ano ba yung value ng a dito and ano ba yung value ng b, no, para makuha natin yung length ng latus rectum. Okay? Sige. So ang una natin gawin, guys, dito sa ating equation ay pagsamasamahin natin yung x at saka pagsamasamahin natin yung y. Okay? So bali, ang mangyari dito is 25x squared, itabi natin sa kanya si minus 300x, then plus 9y squared, then itabi natin sa kanya si minus 144y, tapos yung 1251 ay transpose natin sa kabilang side, so negative 1251. Ayun. Okay, so ngayon ang gagawin natin, guys, is ilalabas natin yung mga coefficients ni x squared at saka ni y squared. So bali, ang mangyari dito is ilalabas natin si 25. So x squared minus, okay, so ilalabas mo na si 25, so magiging minus 12x na lang ito. Okay, then maglagay lang tayo ng space dito, plus ilabas natin si 9, tapos y squared minus 144 divided by 9 is 16, so minus 16y. Then, blankohin lamang natin dito, equals to negative 1251. Okay, so ang next na gagawin natin, guys, is we will do the completing the square. So in other words, dapat maging perfect square yung ating binomial. So ang gagawin natin is kukunin natin yung kalahati ni coefficient ni x, which is negative 6 yung kanyang kalahati. Then i-square natin ito. Dito, ang kalahati natin ng negative 16 is negative 8. Then i-square natin ito. Then yung square ng negative 6 squared is 36. So plus 36 tayo dito, guys. Then yung square ni negative 8 squared is 64, so plus 64 tayo dito. So take note, nagdagdag tayo sa other side ng equation, so kailangan makancel yung effect nun. So kailangan, kung ilan yung dinagdag natin sa equation sa kabila, ay yun din yung ating idadagdag dito sa other side ng equation. So ilan ba yung dinagdag natin sa kabilang side? Yung dinagdag natin ay 25 times 36, no, kasi nga, take note, nilabas na natin daan si 25 kanina. So nakadagdag tayo ng 25 times 36 plus 9 times 64. So ayun, so ngayon parang wala na din yung effect na dinagdag natin sa kabilang side kasi nagdagdag din tayo sa other side. So ngayon ang gagawin lamang natin dito, guys, no, is i-write natin ng pagganito yung ating equation. So 25, ito, this is now a perfect square na binomial, and that is x minus 6 squared plus 9, and ito ngayon is a perfect square na binomial, and that is y minus 8 squared. Okay, so take note, yun yung ginagawa ko, no, kasi kapag ito ngayon is naging perfect square na siya, so yung binomial natin is x minus 6, yun na nga, tapos ito y minus 8. Okay, then equals to, this is 225. Okay, so ang ginagawa ko, guys, kung napapansin nyo, ang ginagawa ko is tina-transform ko itong ating equation to standard form. Okay, so ang ating standard form ay itong form na ito. Okay, so ganito yung form natin ng standard form, guys. So ginaganito ko yung ating equation para malaman natin yung ating value ng a at saka ng b. Okay, sige, so take note, guys, kung napapansin natin sa ating standard form is 1 yung ating nasa kabilang side ng equation, kaya ang gagawin natin is i-divide natin yung buong equation ng 1, i-multiply natin ng 1 over 225 or i-divide natin ng 225. Okay, so ang mangyari dito is, okay, so bale, x minus 6 squared, 25 over 225 is 9, or 1 over 9, okay? Tapos, plus, this is y minus 8 squared, 9 divided by 225 is 1 over 25. So, 25 ito dito, then equal to 1. So, malapit na siyang maging kamukha ng ating standard form, guys, no? So, gagawin lamang natin ito, no, para maging kamukha na talaga. So, x minus 6 squared divided by 3 squared plus y minus 8 squared divided by 5 squared equal to 1. So, ito na nga, guys, yung ating equation. This is now in standard form. So, ang tanong dito, alin ba dito si A? Alin ba dito si B? Sabi natin kanina, guys, that A is always greater than B. Okay? So, yung A natin dito ay si 5
no? Kasi mas malaki si 5 compared kay 3. Okay? So, bale, this is now in the form of x minus h squared over b squared plus y minus k squared over a squared equals to 1. So, dahil nga yung ating a ay nasa ilalim ni y, ibig sabihin itong ating ellipse ay nakatayo. Again, dahil nga si a ay nasa ilalim. Ito yung ating a dito, no, yung ating 5, nasa ilalim siya ni y. So, in other words, no, ito ay nakatayo. Nakatayo yung ating ellipse. Okay? So, again, no, alam na natin ngayon yung ating a, and that is 5, at alam na natin yung ating b, which is 3. So, ngayon, pwede natin magamit na yung ating formula. Hindi na lang natin ipa-plot yung ating ellipse, no, pero again, no, yung ating ellipse ay nakatayo. Kung sakasakaling ipa-plot nyo, no, all you have to do is to plot first the center. Okay? So, anyway, yung ating center dito is yung hk. Anuhin muna natin, guys, no, bago tayo mag-ano sa sagot kaagad, no, i-determine mo natin yung ating center ng ating ellipse. So, yung ating center ay hk. Yung ating h is 6. Okay? Tapos, yung ating k is 8. Okay? So, nandun yung ating center. Okay? So, ngayon, no, let us now proceed to our length of latus rectum, and that is equal to 2b squared over a. So, substitute lamang, guys. So, 2 times 3 squared over a, which is 5. So, now, yung ating latus rectum is equal to 3.6. Okay, so hanapin natin yung sagot dito, guys. And the answer is letter C. Okay, so hindi natin kailangan i-plot, guys, no? Basta alam natin na ellipse ito, then we can use the formula agad-agad. Again, yung ating final answer dito is letter C, and that is 3.6 units. So let us now proceed to our second problem. And the second problem is the distances from the focus to the vertices of an ellipse are 4 and 6 units. Determine the second eccentricity of the ellipse. Okay, sige nga, i-solve natin ito, guys. Ang sabi sa problem, binigay niya yung distance from the focus to the vertices ng ating ellipse. Ang sabi, 4 and 6 nga daw yung distances na yun. So, ang gawin natin, guys, no, ay mag-drawing tayo ng ating ellipse. Sige, so ito na nga yung ating ellipse, guys, no? Perfect talaga yung ating ellipse. Sige, so again, no, ito yung ating major axis, ito yung ating minor axis, okay? So again, no, yung ating focus ay malulocate natin. So kung sabihin natin ito ay vertex 1, ito ay vertex 2, yung ating focus dito is tatawagin natin siyang focus 1, and focus 2 yung nandito, no? Pero isang focus lang naman yung tinutukoy sa problem. So sabi sa problem, the distances from the focus to the vertices of an ellipse are 4 and 6 units. So galing dito sa focus na to papunta sa vertex 1 ay 4 units, and galing dito papunta sa vertex 2 nga daw ay 6 units. So eto papunta dito ay 6 units. Okay? So in other words, guys, 2a natin is equal to 6 plus 4. Di ba nga, yung length ng ating major axis mula dito sa vertex papunta dito sa another vertex is equal to 2a, no? So in other words, no, 2a natin is equals to 6 plus 4, or that is equal to 10. So bali, guys, no, a natin is equal to 5. Ayun, so nakuha natin kagad, guys, yung ating a, value ng a. Para sa ating formula ng ating second eccentricity, no, kung naalala natin, i-review muna natin, guys, yung ating formula ng second eccentricity. Okay, so ang sabi natin, guys, yung ating formula ng second eccentricity ay C over B. Okay, so kailangan natin gamitin yan. Okay, so again, yung ating second eccentricity is equal to C over B. Okay, so sa ngayon, ang nakukuha pa lang natin is a. Alam natin, guys, na mula sa center papunta dito sa focus, ang distance na yan ay C. So, eto, mula dito, papunta dito sa vertex nga is ito nga ay 4. Ito ay C. Okay? So, tama bang sabihin, guys, na mula sa center dito, papunta dito is ilan nga yun? That is A, no? Mula dito, papunta dito is A. So, ibig sabihin, guys, A is equal to C plus 4. Tama? So, yung A, nakuha natin ito, this is 5, and this, ang C na lang yung ating kukunin, so C plus 4. So, therefore, C is equal to 5 minus 4, and C is equal to 1. Ayun, nakuha natin si C, which is equal to 1. So, ang ating na lang problema ngayon, guys, is yung ating B, okay? Kasi nga, sa ating formula, that is C over B. So, ano ba yung B? Okay, so gagamitin natin, guys, yung property ng ellipse, special property ng ellipse. Ano ba yon? Ito yung ating gagamitin, guys. So, sabi natin na kapag ka-ellipse, pwede natin magamit itong special property, that is a squared is equal to b squared
plus C squared. So, gamitin natin yan, guys, no? Again, galing yan dito sa ating triangle na ito. Gagamitin natin si A squared is equal to B squared plus C squared. Yung A na computer natin to kanina, this is 5. So, squared is equal to B na lang yung ating kailangan plus C natin dito ay 1 squared. Okay? So, ngayon, kung kukunin natin si B, so B natin dito ay magiging 2 square root of 6. Okay, so nakuha natin, guys, si B, no? So, bali, guys, no, yung ating kailangan lamang sa ating pag-compute ng second eccentricity is equal to C divided by B. So, C natin is 1. B natin is 2 square root of 6. So, bali, isub 2 natin or second eccentricity is equal to 0.2041. Okay, sige, hanapin nga natin ito, guys, sa ating choices. And the answer is letter A, and that is ito na ngayon, 0.204. So again, the answer here is letter A, and that is 0.204. Okay, so thank you for watching this video, guys. No, I hope na nag-learn kayo, no? And see you in the next video. If this lecture has helped you, please like this video and subscribe to my channel. If you have any questions, you can comment below or send your questions to my Facebook page, Lectures Nis from Mars. I will paste the link in the video description. You can also download the PDF of my lectures and PDF references for civil engineering by visiting my site. The link is also in the video description. Thank you again, guys. Once again, this is Sir Mars, and see you in the next lecture.